Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And mga choir masters and choir members, this is the part 3, no, ng ating tinatawag na a cappella, no? So kung hindi mo pa napapanood yung second video at yung first video, please balik ka lang, no? And kasi ang topic namin dito is paano ba magsisimula ang isang choir na kumanta ng a cappella. So yan yung ating topic, no, or yun yung ating pinag-uusapan dito sa series of videos na to, no. So yung first is about by parts, second is with accompaniment, at ito yung pangatlo, isa-isa. Yan, okay. So ano ba tong isa-isa na to? Lagi kong ginagamit itong strategy na to, mga choir master and choir members, itong isa-isa. Ano ba, paano tong isa-isa? So ang ginagawa ko, pinakakanta ko muna si soprano, no? So pag narinig kong malinis yung pagkakanta nila, may one voice sila, so okay na yon. Then sasamahan ko ng alto. Then maya-maya pag nag-combine sila ng tunog at natunog sila, I mean nagbe-blend sila na maganda, sasamahan ko na ng tenor. And then maya-maya pag okay na, sasamahan ko na ng bass. So ito yung tinatawag nating isa-isa. Isa-isa muna. Halimbawa, soprano lang muna. Tapos, dagdagan mo pa siya ng isa. Dagdagan mo pa ng tenor. Dagdagan mo pa ng alto. Dagdagan mo pa ng bass. Parang gano'n, no? So, kaya tinawag na isa-isa. So, sa ganitong pamamaraan, mas malinis yung tunog. Alam mo kung sino yung nagkakamali. Alam mo kung ano yung part na parang medyo na, kumbaga, hindi nila master yung tono nila, or may part na nahihirapan sila. Malalaman mo kasi isa-isa to eh, isa-isa. Kumbaga, focus ka doon sa isang boses lang, no? Halimbawa, focus ka lang muna sa soprano, no? Mamaya, pag nakikita mong nagkakamali ang alto, pakantayin mo sila, isa lang sila, no? And then combine, no? So, depende sa strategy ni choir master, pero yung idea nung isa-isa is kailangan marinig mo na malinis yung isang section, yung isang boses. Halimbawa, soprano or tenor. So kapag malinis yung tunog nila, then okay sila, no? So sa ganitong pamamaraan, mas magiging effective, no, kapag kinumbay mo na yung dalawang boses, eh talagang tutunog sila kasi tama yung mga pitches nila, malinis. Kasi nga inisa-isa mo sila. Okay, so yan yung technique, no, na pwede nating gawin dito sa isa-isa, no? Isa lang muna ang boses and then isa ulit, then combine. Okay? So, sana may natutunan kayo sa maiksing video na ito, mga choir master and choir members. And, bago ako magtapos, gusto ko sanang imbitahan ulit kayo sa aming nalalapit na Choral Workshop and Seminar 2020. No? Sa March 21 po yan, 2020. And we have two sessions, no? Yung morning session from 9 to 12. And then we have the afternoon session from 1 to 4. So yung morning session is about principles, no? Ng blending, no? By the way, yung ating topic is about blending, no? And yung first session is about principles of blending. Kung ano yung mga ways kung paano tayo magbe-blend, kung bakit hindi tayo nagbe-blend, no? So, di-discuss natin lahat yan sa first session. And then sa second session naman ay i-discuss natin dyan yung mga choral techniques, no? Kung paano yung gagawin natin para tumunog yung ating choir, para mas lalong maging effective, no? Yung ating pagbe-blend. So, if you are interested, no? Meron dyang number sa taas or baba ng video na to. So, please call or text. By the way, mangyayari nga pala ang ating seminar sa Golden Minds Academy of Binyan Incorporated, Golden City, Canlalay, Binyan, Laguna. Okay, so I hope to see you March 21, 2020. God bless and bye-bye.